Good Hello evening, everyone. guys. Ako po si Pinky. Ako si naman po Pinko. si Cheka. Kami po ay mga OFW dito sa Malta. Yes And po. Welcome po sa aming YouTube channel. Yes. Na ang pangalan po ay Tropahan Tropahan sa sa Malta. Malta. yung purpose po ng aming vlog, actually first vlog po namin ito, is para makapagbigay po ng information sa ating mga kapwa Pinoy na gusto rin magtrabaho dito sa Malta. Yes po. So, yung mga ibibigay po naming informations are based lang po sa aming experiences. Pero at the same time, meron din naman pong mga info galing na rin po sa mga matatagal na dito sa Malta. Saka madalas po sa mga katanungan po sa mga groups, so madami po kaming nababasa, which is na pwede rin na po naming sagutin at mabigyan po namin kayo ng mga information na makakatulong din po sa inyo sa mga susunod na step na pwede nyo pong gawin. Okay po, so ito po yun. Una, sasabihin po natin ni Ate Sheka yung mga processing kung paano kami na-hire din dito, which is direct hire po kami. So, kung direct hire, ito po yung may employer po talaga kayong direct from Malta na parang mag-hire po sa inyo, tapos ipapadaan na lang din po sa agency sa Pilipinas po. Ganun. Tapos meron din po yung agency hired na usually selected ka from the agency na nag-apply ka mismo sa kanila. So, ito po yung mga ilang details na i-discuss po namin. Okay. Since directly hired po kami, so we have direct contact with our employer. So, ang una po naming, ang una pong ginawa is to process yung work permit, yung single permit entry. So, ano po ba yung mga requirements na binigay namin for single permit entry application? So, ang binigay po namin or pinadala namin sa employer ay passport copies ng lahat po ng pages ng buong passport. As in, hanggang sa dulo po, pinakadulong page, kasama po yun. Kasama po kasi yung pinakaharap niya. Yes. Yung may logo ng Philippines natin. Ah, hindi na kailangan isali yung cover, pero kailangan magsisimula ka dun sa bio page, mm-hmm. Dun sa ano, sa may picture at saka sa may details, then yung personal details, okay. Yes. And then nagpasa din po kami nung contract with our signature. So yung contract po is from the employer, sinend niya po sa amin, binigyan niya kami ng copy, then pinaprint namin, and then nag-sign po kami, bali original sign namin, kasama po yon na pinadala namin for the single permit application. What else is ang pinadala natin? Yung certificate of employment, that's yes, yes. Dapat naka 3 years complete po kayo ng 3 years at least, and at tingin ko po hindi po applicable yung hindi naman sa hindi siya applicable, pero much better po kung meron kayo yung straight na 3 years na isang certificate of employment para mas mapabilis din po yung processing at hindi po magka-aberya dun sa may ano nga ho bang tawag dun sis dun sa yung mag-a-approve nung ano sa Jobs Plus ba yun? Kasama, yes, Identity Malta and then Jobs Plus. Yeah. Bali, ang actually, applicable naman po or pwede naman po kayong magkaroon ng more than one employment certificate as long as mag-accumulate siya into 3 years. Yeah. So, kailangan po may minimum 3 years experience po kayo. And then, hindi po necessarily na yung this is for the this is for directly hired. I mean, yung sa amin po, meron po kami mga kasama na ang inapplyan pong trabaho ay hindi ganun ka-related doon sa kanilang experiences. Pero na-approve naman po yung kanilang application for single permit entry. And then
Of course, kasama po yung application form doon sa single permit entry. Okay? And then, I think that's all. That's the... Oh, yes. Yes. And then, yes. After that po, so gaano po ba katagal yung processing ng work permit? So, iba't iba po kami ng time frame. Iba't iba po kami ng duration. So, let's say sa akin po, nag-apply ako May 17, 2019. So, na-receive ko po yung approval. Ang date po ay July 8, 2019. So, that's roughly almost 2 months. 2 months. And then, kay Pinky, kailan ka nag-apply? More than 2 months po yung sa akin. So, hindi ko na po maalala yung exact date. Pero more than 2 months lang po siya. Yes, sa ibang mga kasama po naman namin, like sa brother ko, I think for him also more than 2 months. And then yung pinaka short na processing ay sa husband ko, which is just 1.5 months. Hmm. So, and meron pa po kaming isang kasama na pending pa rin. Hmm. So, she applied last August. Until now, as of this date, wala pa rin approval, wala pa rin pong update. Yes. So, once po na na-approve na yung work permit, actually, hindi pa po siya work permit. Yun po ay acceptance letter pa lang na pwede kayong magpunta na ng Malta to para makapag-work or makapag-start ng work. So, bale doon po, so once po na lumabas yung work permit, pwede na po tayo mag-proceed ng visa application. So, ganito po yun. Ang visa application po, since directly hired kami, pwede pong kami ang mag-process. Pwede pong kami ang didiretso sa VFS Makati at magpa-process ng aming visa. Pero in our case po, sa amin pong lima, ang ginawa po namin is, nagpa-assist po kami sa Sunway. Kasi mas gusto po namin na sila yung tutulong sa amin para mag-provide ng mga documents na kailangan. So, thank you pala Sunway sa pagpapaalis sa amin. Yun po. Isa po sila sa mga parang kung magtatanong ka sa mga kabayan dito, kung saan kayo nang galing, mostly po Sunway talaga. So subok po namin lima, and I think pwede po namin siyang i-recommend din. Kung gusto niyo pong i-visit sila, meron po silang Facebook account. Hanapin niyo na lang po yung Sunway International Manpower. Yun po. So okay. Continue. Yes. Okay, since nagpa-process kami sa Sunway agency ng aming visa, so, bago kami mag-apply ng visa, kailangan po muna namin maipasa ang medical exam. So, nag-medical exam muna po kami. So, ang fee po na binayaran namin is 5,000 pesos. Yes po. Okay. So, after po maipasa yung medical, that's the time pa lang po na pwede kaming mag-apply ng visa. So, dun po sa visa, ito po yung mga requirements na pin-prepare ng agency. So, first, kailangan ng visa application form. Second, kailangan ng original passport. And then, kailangan din po ng passport copy ng bio data page. And then, kailangan din po, kung let's say may mga previous po kayo na nag-work kayo sa ibang countries, kailangan din po yung copy ng mga visa stamp nyo. Yes. Okay? And then, kailangan ng 2 pieces na passport picture. Yes. With white background. Mm-hmm. And then, proof of accommodation. So, ano ba yung pinipresent na proof of accommodation? So, pwede na po yung rental declaration form. Yung rental declaration form, nakalagay po doon yung, syempre yung name nyo, yung details nyo. Nakalagay din po doon kung sino ang owner ng apartment natitirhan nyo.
Tapos, andun din po yung, kailangan po yung original din na pirma ng owner. Tapos, andun din po yung duration ng contract dun sa apartment. Okay. And then, next would be travel insurance na kailangan po, ito ay valid for 120 days. At ito po ay 4 months. Yes, that's 4 months at dapat po is sa Shenzhen area po. Mm-hmm. Okay. And then, number 7, next is the invitation letter. Yung invitation letter po, dapat po nakalagay po doon kung ano yung purpose ng pag-visit nyo sa Malta. Nakalagay po doon din yung address na titirhan nyo dito sa Malta. So, next po is yung copy po ng acceptance letter ng single permit. So, yung may papadala po sa inyo sa employer once na ma-approve na yung work permit nyo, may papadala po silang copy. Yung tinatawag nating work permit, although hindi naman yung work permit. Yung po yung kasama rin po siya. And then, next po is NBI. So, tip lang po, pag po mas-ok po na magpagawa na kayo ng NBI or kumuha na kayo ng NBI prior kasi po minsan or may mga kapangalan po tayo. So, yun po yung nagiging cost din ng delay. Kaya mas okay po na kasi valid naman po siya ng 1 year and then as long as valid siya ng 6 months, tatanggapin naman po siya ng VFS Makati. So, mas okay po na ready na lang po siya kasi kahit naman po sa local employment, kailangan natin ng NBI. So, parang mas okay po, mas maganda kung ready na po yung NBI natin. Okay po. So, I think kailangan din sis ng kontrata? Or hindi po? I don't think so. Hindi tayo nagpasa ng kontrata. Okay, and then visa fee. Okay, magkano yung binayaran namin? Okay. Kasi dahil po kami ay nag-agency, so ang binayaran po namin sa agency ay, sandali lang po, check natin sa breakdown ng mga fees. Okay. So ang binayaran po namin sa visa na may kasama ng travel insurance ay 18,350 pesos. Okay, so 18,350 pesos. Ngayon, kung hindi naman po kayo dadaan sa agency at kayo ang magpa-process ng inyong visa, mag-spend lang po kayo ng around siguro less than 15,000 pesos. 7,000, around 7,000 po is visa fee. Kasama na po doon ang delivery through LBC. Yeah. And then, yung half note, around 7,000, then 7,000 plus ay sa insurance naman. Na makukuha nyo na rin, na pwede nyong makuha or may apply doon na rin po sa may VFS Makati. I think makukuha mo siya on the same day. Yes, yes, yes. And then, okay. So, nag-apply na po tayo ng visa. So after ng may bibigay po sila. Binigay po natin yung details natin, yung email address natin, mobile number. So magme-message po ang VFS, magbibigay po sila ng update, bibigyan tayo ng reference number para reference, tracking po siya. Yes, tracking number kasi pwede niyo po siyang ma-track online. Yes. Kaya make sure na clear po yung email address na ibibigay nyo dahil dun po sila magsesend ng reference number para po matrack ninyo ang inyong visa kung ito ay ano nang nangyari, kung na-receive na ba ng, kung naipadala na ba sa Beijing or kung ano yung update dun sa visa. And then, dahil wala po tayong embassy sa Philippines, so usually sa Beijing, China po nila pina-process yung ating visa. Yes po. Po. Yes. And then, so gaano po katagal ang processing ng visa? So, ang binibigay po nila is 2 weeks
o sinasabi nila is 14 days. Pero iba-iba pa rin po. Oh. Yes. Yung sa akin po, 8 days na na-release na po yung visa ko. I'm like 8 working days po sa kanya. Sa akin, parang 10 working days. So, parang 2 weeks po. So, hindi rin talaga po pare-pareho talaga. Depende po siguro sa flow nung application ng mga nag-apply dun sa Beijing po. Okay. So, andun na tayo sa... Okay, dumating na si visa. Okay, ano na yung next? Excuse me. So, yung ang next na po is yung processing ng OEC, ng Overseas Employment Certificate. Yung OEC po, yung sa pagkakaalam po namin, yung OEC is mapaprocess kung meron pong job order si company. So, bago po kayo mag-apply, kung let's say sa agency po kayo mag-apply, make sure po na may job order po yung company na ina-applyan nyo. So, in our case po, registered po ang aming company, okay po ang lahat, so ready po ang aming job order. So, nag-wait lang po kami ng around 2 to 3 days para sa aming OEC kasi nga, everything is ready na po. Yes. Okay po. So, once po na magkaroon na kayo ng OEC, so, pwede na rin po tayong magpa-book ng ticket. And, yung OEC po is valid for 60 days lang. So, dapat within 60 days, maka-travel na po kayo. So, nandun na po tayo sa... Okay, so OEC, tapos yung OEC. Okay. Then, susunod na rin po yung PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Okay? So, sa case po namin, yung PDOS po namin is na-held po sa San Juan. Kasi meron po silang official facilitator na nag-training po. And then, ayun po, na nag-last ang PDOS for mga 3 to 4 hours. 3 to 4 hours, yeah. Mm-hmm. And then, okay, so, pwede na tayo magpabook ng ticket. Mm-hmm. So, yung ticket po, iba't iba rin po ang price ng ticket. Depende rin po sa season. So, ako po, nung nag-fly po ako, that was September po. So, depende rin po ang presyo ng ticket kung depende po kung gaano karami ang stopover nyo. Sa akin po, nagdalawang stopover ako kaya medyo mas mura po yung ticket ko. So, ang ticket ko po ay around 600 euros. Mga ganyan po. And then, kay Pinky? Sa akin is 780 euros. Which is isang stopover lang po and okay naman po. So parang para sa akin, sa base na rin po sa experience niya kasi kinuwento po niya sa akin na nakakapagod po talaga pag dalawang stopover. So yung isang stopover since very long flight, ilang oras nga sis? Pagka ano? Yung sa akin kasi 16 hours pero meron po akong dalawang oras na stopover sa may Turkey, sa Istanbul. So, yes, around total yes duration ng travel ay parang nasa 18 hours, more than 18 since hours. Since wala po tayong direct from Philippines to Malta, kaya kailangan po mag-stopover po. So, one stopover is parang sa akin mas okay po. That time, ang airlines nyo ay Qatar Airways. Ako po. Ako ang Istanbul. Ah, no, Turkish. Turkish Airlines. Turkish Airlines yeah. Pala sila. Ako naman po, dahil dalawang stopover ko, so nag, I forgot yung ano airline ng ko. Ano pangalan ng Swiss? Bali, yung pangalawang airline lang naalala ko, yung Swiss Airlines. Mm. So, nag, bali, una muna from Philippines, stop ako ng Hong Kong, and then from Hong Kong to Zurich, and then Zurich to Malta. Naka Switzerland po siya. Yes. Pero nakakapagod po muna. So, yes, yes. So, yun na po, yung sa may ticket namin. Mm-hmm. And then, okay. So, ganito po yun. Since direct hired po kami, I mean,
Hindi naman po pare-pareho yung mga cases. Sa amin po, yung agreement namin with our employer is kami ang gagastos ng halos lahat ng application expenses. So, magkano po ba? Magkano po ang aming nagastos? So, ganito po. I-breakdown ko po sa inyo. Okay. So, ang gagastosin niyo po is medical na 5,000 pesos. Po. Documentation fee. So, sa documentation fee po, kasama po dyan ang visa and travel insurance, mandatory Philippine insurance, OWA, POA, pag-ibig. And then, hindi po kasama ang PhilHealth sa documentation, pero babayaran pa rin po natin ang PhilHealth. So, like, good for 1 year, ang PhilHealth? Yes, yes, yeah. Good for 1 year. Okay. So, bali po, ang total documentation fee po na babayaran in peso is 36,150. So, kung sa euro po, yan po ay around 600 euros. Okay? And then, yung health, PhilHealth po is 2,400 pesos. And then, ano pa? Okay, documentation fee is 36,150. PhilHealth is 2,400. So, that's roughly around 39 or around 40,000. Yes. Around 40,000. Okay? Kasama, yes po. Kasama na po yung PhilHealth. Ito po ay, ang sinasabi ko pong documentation fee na ito, na yung amount na ito, ito po ay from Sunway. Ito po ang binayaran namin. And then po, so, babayaran din po namin ang placement fee. Ang placement fee po, ang legal po na dapat babayaran natin sa bawat agency sa Pilipinas ay equivalent lamang po sa 1 month salary. Hindi po dapat siya lalampas sa 1 month salary. Alam ko po na mayroong mga agencies na naniningil ng more than sa 1 month salary. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung itetake nyo ang ganung or dun, mag-a-apply kayo sa ganung klaseng agency. Pero sa batas po, ang kailangan lang po nating bayaran ay equivalent to 1 month salary. So, in our case po, sasabihin po namin sa inyo ang aming sahod. Secret. Secret. Oh, hindi, okay. Hindi muna. Hindi, okay lang. Kasi kailangan din natin kasing sabihin sa kanila kung magkano ba ang minimum wage. Okay. So, ang minimum wage po dito sa Malta, minimum, yes. Yes, ay nag-start po sa around 4.7 euros per hour. So, yan po ay mga around 750 pataas. Yan po ang minimum. Kung less than that po ang inyong matatanggap, eh, mag-isip-isip po kayo. Opo. Against the law po, yan ang Malta. Mm-hmm. And then, so, okay. So, 36,150 documentation fee, medical na 5,000 pesos, 2,400 na PhilHealth, placement fee na 1 month salary, at FYI, kami rin po ang sumagot ng aming ticket. So, ang ginastos po namin overall ay around 150,000 pesos. More or less? Or I think, yeah, more or less, 150,000 pesos po. Yes. So, kung may mga naniningil po ng more than that, it's your decision na po kung i-go through nyo yung application nyo sa nasabing agency or kung ano pa man yan, or through agent. Basta po, ang masasabi po namin is, yun lang po yung dapat na gagastosin nyo kung kayo ay, kung kayo ang gagastos ng lahat ng application expenses. And then, okay, ngayon po, kung kayo naman po ay, let's say, qualified naman po talaga kayo, let's say, sa mga vacancies, job vacancies dito sa Malta, ang suggestion ko po, or suggestion namin, is mag-apply na lang po kayo through an agency sa Pilipinas. Bakit po? Bakit po mas okay na sa agency kayo mag-apply? Kasi po, sa agency, pag sila ang nag-hire sa inyo, at sila ang
maghahanap ng employer nyo, sasagutin po ni employer ang documentation fee, ticket, except po sa placement fee. So, malaki rin po ang matitipid nyo. Pero, kung makakahanap naman po kayo ng employer dito sa Malta, why not? Why not spend 150,000? Yun nga lang po, medyo mabigat-bigat pa rin. Pero, mas okay naman po yun. Mas okay na rin naman. Yes. Kesa yung mag-aantay po tayo ng opportunity na hindi po natin alam kung kailan darating. Kasi yan, parang ang tawag po dyan yung yung ano, parang kakat ko na naman. Okay po. So, for now po, ito po yung mga informations na mabibigay namin sa inyo. So, kung meron po pa po kayong mga questions, comment below lang po dun sa aming YouTube account na Tropahan sa Malta. At i-discuss din po namin sa inyo kung or gagawin po namin ng way na malaman yung mga sagot sa questions nyo. And then, masasabi naman po namin overall na okay naman po ang experience namin dito sa Malta. Yes po. So, yung iba pong mga details tungkol dito, gagawan po ulit namin sa next na vlog po namin. So, I hope for your like and subscribe at pati na rin po comment. Yes. Para, kagaya po ng sabi, para kung may question po kayo, try po namin sagutin. Yes po. Sa next vlogs po namin. So, sisiguraduhin po namin na babasahin po namin ang mga comments niyo. Sana po nakatulong sa inyo yung aming vlog, yung aming first vlog. Yes. Po. Basta comment lang po kayo kung ano yung mga questions nyo pa and pipilitin po namin masagot. And then, paki-like po yung aming video, paki-subscribe na rin po. Yes po. So, and thank you. Thank you. Good night, everyone. That's all. And till our next vlog. God bless us all. Bye. God bless. Bye-bye.